Hello guys, isang magandang hapon. So yan, dito ulit tayo sa ating farm guys. So ngayon ituturo ko sa inyo kung paano tayo manghuli ng yung mga bulati na kakailanganin po natin sa vermicast po natin. So para hindi na tayo bibili guys. So observe ko kung paano sila mag-gather guys, itong mga night crawler na native ano, na mahuli natin dito sa palibot. So ipapakita ko sa inyo kung paano yung step by step na gagawin natin ano, para hindi na tayo bibili kasi mahal po siya guys. And effective naman siya, na kung napanood ninyo yung mga previous video natin guys, naka-harvest na tayo ng madami na ding vermicast. Gamit lang po yung mga nahuli po natin ng mga bulati or night crawler. So tara guys. So gagamitin po natin na panghuli is yung dayami ng palay. Since mainit ngayon, ngayon mas maganda po na manghuli sa kanila. Kasi hanapin lang po nila yung mga basang part and may pagkain sila. Manghuhuli guys, kung mapapansin ninyo may biak dyan. Ano? At tingnan nyo itong sa part na basa. Dito sa part na basa, may marami na po dyan. Marami pong pumupunta dyan. Kasi ito yung galing na tubig dyan sa ating substrate. Kaso lang halata guys na kung ano. Kung ano ang manok. So dito guys, kahapon marami akong nakuha dito. So, hindi pa nila na... Ayan, tingnan nyo guys. Ayan o. Diyan sila nagkukuan no? Sa mga basa. Oh, kahapon naubos ko pa lang kahapon dito, pero ayan meron na ulit ngayon. Diyan. Sa basa na part lang siya, guys. Meron ng isa diyan no? So dito babasahin natin ito lahat. Yan, lalagyan natin ng dayami. Pag palaging basa kasi, guys, doon sila pumupunta. Yan no. Lalo ngayon tag-init. Yan, sa basa na part. Yan. So, wala po tayo masyadong nilagay dito. Meron na siyang mga kuwan dyan, oh. Pumunta. Kahapon madami akong nakuha dito. Yan, oh. Dami guys, oh. Yan. So, padamihin lang natin. Kapag meron na silang pagkain, guys, mas gusto nila. So madami pupunta. So yun, maglagay lang tayo ng dayami guys dito, tapos babasahin natin siya hanggang doon. Babasahin natin siya araw-araw para pumunta sila dyan. So ayan na guys, nalagyan natin ng dayami. Manipis lang siya. And then, babasahin natin siya and then lalagyan natin ng dry na kain ng baboy. After a week nito guys, marami na tayong mahuhuli. Papakita ko sa inyo pag nag-harvest tayo. Kailangan lang siyang basahin palagi guys, araw-araw. Kasi tag-init ngayon, wala silang ibang pupuntahan. Kapag naamoy nila yung tubig dito at saka yung pagkain nila, pupunta sila dito. Pagtagaan natin na basahin yan guys. Sa basang part kasi sila pupunta. Pag nabasa natin siya guys, papibabawan na natin siya ng dry kain ng baboy. Yun ang kasi magiging silbing pagkain nila. Mga pupuntahan nila dito. So, ayan guys. Nilagyan natin ng manipis lang na kwan, no? Dumi ng baboy na dry. Hindi yan sariwa guys ah.
Para dyan po aakyat yung aakyatin nila yan, yung mga night crawler. Pabasahin lang natin siya araw-araw. Papakita ko sa inyo pag mag-harvest na tayo, guys. Yan, so mas maganda ngayon manghuli, guys, kasi nga hindi basa yung mga lupa. So mapipilitan silang pumunta talaga dito. Kasi ito lang yung basa na part dito sa paligid natin. At dito nilagyan natin sila ng pagkain, guys. Pagkain kasi nila yung ano, yung na-decompose na dumi ng baboy. So babasain lang natin siya, guys. Kung bakit manipis yung nilagay ko, guys, para bilis natin sila ma-harvest. Tsaka aakyat talaga dyan. Tataas yung ano, mga night crawler. So kahit maka-harvest tayo dito ng 2 kilo, malaking bagay na yun, guys. Lalagay natin dito sa dyan sa napuno nating substrate dyan. Ito, projectin din natin ito siguro bukas. Marami na lang tayong nahakot na. So yan, basahin na lang natin, guys, and okay na. Bukas na ulit. Basahin natin siya araw-araw.